Minsan ba natanong mo na ang sarili mo kung bakit ka pa nabubuhay sa mundong ito? Kasi ako, oo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi madaming beses na. Kasabay ng aking pagtatanong ay ang mga paulit-ulit na masasamang pangyayari na hindi ko alam kung bakit nangyari at nangyayari pa. Nakakasawa na. Hindi ko na matandaan kung ilang beses na akong nagtanong kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ako? Ano bang nagawa ko? Bakit kaya nangyayari to sa buhay ko? Simula nang naaalala ko na ang mga nararanasan, wala nang iba kundi sakit at hirap ang aking pinagdaanan. Kaya hindi ko lubos maintindihan kung bakit ako lang. Katulad ng karamihan, ninais ko rin magkaroon ng pamilyang kompleto at masaya. Yung tipong sama-sama sa hirap man o ginhawa. Pamilyang matatakbuhan at dadamayan ka sa mga panahong malungkot man o masaya. September 26, 1995, ipinanganak ang isang ako. Ipinanganak ang isang batang walang malay sa mundo. Inilagay, isinama sa mga iba't ibang mukha pero kapareho at kaisa ako ng dugo. Namulat sa masayang simula, isang kompletong pamilya na punong-puno ng pagmamahalan at tuwa. Inalalayan, binantayan, inalagaan, inaruga. Hindi kinasuklaman, ikinahiya at inalipusta. Isang perpektong pamilya para sa isang bata na bagong likha. O napakasarap balikan kung paano ang buhay ko noon ay nagsimula. Ngunit tila hindi yan ang nakatadhana sa akin. Tila ang pamilya ko'y pilit nilang mo sa akin. Bakit? Bakit kailangang mangyari sa akin to? Bakit pakaramdam ko ang pamilya ko'y hinding-hindi na magiging buo? Sumama ang loob ko. Nagalit ako. Nagalit ako dahil hindi na kami magkakasama ng mga kapatid ko. Nagalit ako dahil hindi na kami magkakasama ng mga magulang ko. Nagalit ako dahil hindi na kami buo. Sa paglipas ng panahon, sa bawat pagtiklop ng talukap ng aking mga mata, ay dahan-dahan din ang pagbabago. Ang dating anim ay naging lima. Ang haligi ng tahanan ay dahan-dahang nang hina hanggang sa nagiba. Nawala ng tatag at tibay ang samahan. Sinubukan punan, palitan, pero hindi na nagawan pa ng paraan. Tila ba ang mga pangyari ay patuloy na lang ng pabigat, ng pabigat, ng pabigat. Away dito, away dyan, kahit saan abutan ng galit, pag-uusap ay laging nagkakasalungat. Pagmamahalang nabuoy, napabayaan at naputulan ng ugat. Dahil sa napalitang haligi, mga kasamay na nibago, naghanap hanggang sa naglipat. Gumawa na lang ng kanya-kanyang pamilya na maituturing nilang tunay at tapat. Napakalungkot isipin na ang dating anim, naging lima, at bakit ngayon, eto, nag-iisa. Ilang araw, linggo, buwan at taon, bililang na hindi ko sila kasama. Naranasang tumira sa iba't ibang tao at nakisama. Naranasang mabarkada, nakisama at nakigaya ng mga bagay na nagpapasaya ng pansamantala. Iba't ibang uri at ugali ng tao ang nakakasalamuha at nakilala. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung saan nababatungo ang buhay ko. Hindi ko na alam kung ano pa bang silbi ko sa mundong ito. Sumabay ka lang sa agos. Yan ang madalas nilang sabihin sa akin. Kaya, yun ang ginawa ko. Nakisabay lang ako sa kung ano ang daloy na ibigay sa akin ng mundo.
Minsan masaya, madalas malungkot. Minsan maayos, madalas magulo. Minsan naiisip ko kung yun na ba ang sagot sa mga tanong ko? Pero madalas parang mali ako. Paulit-ulit lang ang mga ginagawa ko. Hindi ko na inaalala kung paano kaya ako bukas? May bago kayang mangyayari? Wala akong pakialam. Kasi nasanay na ako sa daloy na binibigay sa akin ng mundo. Dito na buo ang una kong pagtatanong. Bakit pa ako nabubuhay sa mundo? Pinagpatuloy ang buhay na mag-isa. Pinagpatuloy ang paghakbang ng aking mga paa. Kahit na hindi ko na alam kung saan ba ang buhay ko papunta. Pero hindi ako huminto. Patuloy kong hinanap ang sagot. Patuloy ko ding hinanap kung sino ang sasagot. At hindi naging madali. Ilang beses na tapilok, nadapa, natumba. Iba't ibang klase ng tao ang nakasalamuha. Iba't ibang uri ng pamilya, kaibigan, at kaibigan. Nakipagsabayan, nakiyosi, nakisindi, nakilagok, nakipagyabangan, payamanan, murahan, nakipagpagandahan ng kwento. Sa madaling salita, naging matalik na kaibigan ko ang mundo. Naging masaya at nakontento. Umabot sa huminto na muna sa paghahanap dahil akala ko natagpuan ko na ang sagot. Hanggang sa nakainkwentro ko ang Diyos. Tapos nakilala ko ang Panginoon. Nagpakilala siyang ama ko. Sinabi niyang tumawag lang ako. Sinubukan ko. Pero matigas ang ulo ko. Hindi ako nakinig. Nagdadasal at lumalapit lang ako pag kailangan ko siya. Pero pag masaya ako, hindi ko siya naaalala. Hindi ko alam kung bakit napakalakas ng hatak ng mundo. Sobrang hina ko. Natatangay ako. Paulit-ulit, paikot-ikot, pabalik-balik lang ako. Tila hindi na ako makaalis-alis sa kulungan kung saan ako naroroon. Tapos, yung mundong nagbibigay sa akin ng saya, unti-unting dumidilim na. Hindi na ako makakita. Hindi na ako makahinga. Hanggang sa boses na lang ang naririnig ko sa madilim na mundong meron ako. Parang tinatawag ulit niya ako. Pero hindi ako makalapit. Bakit? Kasi pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Punong-puno ako ng kasalanan. Hindi ko na alam kung ano bang iaharap ko sa kanya. Narinig ko na siya dati pero di ko siya pinakinggan. Naramdaman ko na siya dati pero di ko siya pinakialaman. At sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay eto na naman. Sa hindi inaasahang oras, lugar at panahon, ako'y kanyang niyakap at sa noo hinalikan. Tinawag niya akong anak at nagpakilala bilang ama. At sa kanyang pagpapakilala, ako ay nagtanong, "Ama, bakit pa ako nabubuhay sa mundo?" Hindi siya nagsalita. Pero nilagay niya ako sa isang proseso. Sa isang paulit-ulit na proseso na kung saan gusto niya akong ihiwalay sa mundo. Gusto niyang talikuran ko ang kaibigan kong mundo. Sa pag-alis niya sa mga bagay na binigay sa akin ng mundo, ay unti-unti kong naririnig ang kanyang sagot. Dahan-dahan niyang sinasabi sa akin kung bakit ako nabubuhay sa mundo. Ikwinento niya sa akin kung paano niya pinagplanuhan bawat parte ng aking katawan hanggang sa ito ay nabuo. Pinakita niya sa akin kung ano ang mga bagay na kaya niyang ibigay na hindi kailanman maibibigay ng mundo. Ang ipakita sa akin ang tunay na ako, ang sagot na hindi kayang sagutin ng kung sino. Ang tunay na dahilan kung bakit ako andito. Ipinaramdam niya sa akin kung gaano kaimportante ang buhay ng isang ako.
Pero iba siya. Nilagay niya ako sa lugar kung saan unti-unti na akong nakakakita. Yung dating sobrang dilim, unti-unti nagliliwanag na. At sa patuloy na pagliwanag nun, ay ang mga bagay na unti-unti niyang inaalis sa buhay ko. Nung una, ayoko. Kasi dun ako nasanay. Dun ako masaya. Mahirap. Masakit yung proseso. Pero napagod ako. Kaya, hinayaan ko ang Panginoon sa ginagawa niya sa buhay ko. Hanggang sa unti-unti kong nakikita na yung buhay kong kasinggulo ng buhol na sinilid ay unti-unti niya palang tinutuwid. Yung mga bagay na inalis niya, pinalitan niya lang ng mga bagay na mas masaya. Yung magulong mundo ko, inayos niya lang pala. At bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? Bakit ba nangyayari ang mga ito? Kailan ba matatapos ito? Ang buong sagot, hindi ko pa din alam. Mangilan-ilan pa lang ang alam kong dahilan. Pero ang alam ko, patuloy pa din akong sinasagot ng Diyos. At kailanman, hindi siya nagsasawang ipaliwanag sa akin ang sagot. Nagkakasala pa din, nagloloko pa din, sumasablay pa din, nagkakamali pa rin. Marahil siguro sa mundong ito, malabong maging perpekto. Pero isa lang ang alam ko, na sa kabila ng mga kapintasan ko, ay mahal niyo pa din ako. Sa ngayon, patuloy lang akong lalakad sa proseso. Hahayaan ko na lang siya kung ano ang paraan na gusto niya para pasunurin ang aking puso. Kaya sa mga susunod na kabanata, Lord, pinapaubaya ko na sa iyo ang buhay ko.